At kung mahabang-haba pa yung panahon, tama ka, Sir Fitz, maliit lang yung kailangan mo pang iambag. Whereas, kunwari, 2 years na lang, magka-college na yung anak mo. Nako, kailangan mo magtabi ng malaki-laking pera para dyan. Hello everyone. Hello. And welcome sa another video dito sa ating Wealth RQ YouTube channel. And of course, for today, it will be Marion and I who will be talking about an important topic. Ano ba yan, Marion, topic natin for today? Oh, ang topic natin ngayon, no, sa mga parents, gustong maging parents na mga ka-RQ natin dyan is why build an education plan this early? Okay. Bakit naisip mo na yan ang pag-usapan natin, Marion? Oo, kasi Sir Fitz, no, may mga nakakausap tayong mga clients natin, no, who plan to get married, who are already married, who are starting a family, no, and then gusto nila magkaroon ng baby. And pag nasasabi natin, no, na part of planning is to already consider yung college education ng kanilang anak, maisip nila parang sanggol pa lang yung anak ko, wala pa nga kaming anak. Pero pa't kailangan na nating mag-prepare para dyan? Parang exaggerated naman yung suggestion na yan. Yun, doon nagmumula yun. So, anong sagot mo sa kanila nung sinabi nila yon na ang OA naman, ang aga-aga, mag-educational planning na kagad tayo? Anong sinasagot mo sa kanila? Oh, naalala ko nga nung college pa ako, no, so yung parents ko, no, parang every semester, bago yung finals exam, di ba? Magbibigay yung school ng notice kapag hindi ka pa bayad ng tuition. Tapos, so ibig sabihin, lumalabas na every semester, pag magpa-finals exam, dun pa lang yung most, or if not all, or most parents, no, naghahagilap ng cash pambayad ng tuition. So nakaka-pressure yun, di ba? Kapag tayo yung magulang. And we want na sa proper educ planning is nakaabang na yung budget mo, na-build mo na yung fund mo even before pumasok yung anak mo ng college. Tama. Oo. Ang nakikita ko kasi dyan, ano siya eh, pagdating sa financial planning, dalawa kasi yan, yung mga expected na expenses and yung mga unexpected na expenses. So of course, part ng unexpected expenses ay yung may biglang magkasakit sa family, etc. So, right. Kaya meron tayong mga HMO, mga health insurance, etc. Pero kasi, yung mga expected na expenses, syempre, mas may, ano tayo dyan, chance na mag-prepare financially. And sa isang family, ang expected na expenses ay yung college education or simply yung education expenses nung anak natin. And alam mo na naparating siya, so it makes sense na mag-prepare ka na maaga pa lang, di ba? So hindi yan katulad ng siguro exam sa school na kung kailan malapit at saka ka palang mag-aaral na magka-cram ka na. So di ba, pangit yung ganun. Alam mo naman na magkakaroon kayo ng midterm exam at final exam. So might as well unti-unti nag-aaral ka na para hindi ka magka-cramp pagdating ng exam day. So, I guess yun yung parang analogy na naisip ko doon sa sinasabi mo. Eventually, dadating yan eh, yung enrollment nung anak mo. So, I guess that's the advantage of preparing early kasi kung maaga ka nagpe-prepare, maliit lang yung kailangan mong itabi, di ba? Hindi mo kailangan mag-panic at maghahanap ng malaking pera ng in such a short time, no? Yun. At kapag yung perang yon ini-invest kasi we utilize yung time value of money, di ba? At kung mahabang-haba pa yung panahon, tama ka, Sir Fitz, maliit lang yung kailangan mo pang iambag. Whereas, kunwari, 2 years na lang, magka-college na yung anak mo, nako, kailangan mo magtabi ng malaki-laking pera para dyan. Tapos gusto pa talaga nung anak mo, no, mag-doktor or mag-abogado, nako. Nako, five plus years, no? Naku, paano mo yun? Ano hin? Paano mo yun na ibibigay sa anak mo? Eh, legacy nga nating mga magulang ang edukasyon para sa mga anak natin. Which is, naalala ko, it's unfortunate because I've met
people na parang pangarap talaga nilang mag-medicine or mag-doctor pero hindi kaya nung family, kaya ibang course yung kinuha. But I know or nasishare nila na nung high school pa lang sila or elementary, talagang interested na sila mag-medicine and all. So kung ako yung magulang siguro, pag narinig ko na yung anak ko na ako may interest sa science to at parang gusto yatang mag-doctor, that's already a sign na dapat siguro pinag-iipunan ko na yung ano nito, medical education ng anak ko. So, of course, kung yun talaga yung gusto ng anak natin, di ba? At gusto natin as parents na maibibigay natin. And yun nga, it's a legacy that we can definitely give to our children. Ayan. Itagdag din natin dyan, even the school, the college, or the university na gustong pasukan ng anak natin, no, we also have to consider that now in planning for your children's education. Mamaya, yung school na pinili mo is a provincial university which has a relatively lower tuition compared to a Metro Manila university. You also have to factor that in now. Actually, ini-encourage ka namin na more or less, sa tingin mo, saan ba mag-aaral ng college yung anak mo? Kasi, part of the Filipino culture in a way na, kunwari, both parents are graduates of Ateneo. Most likely, yung anak nila, gusto nila sa Ateneo pumasok. And chances are also, yung anak nila, gugustuhin din nila na mag-aral kung saan yung alma mater ng parents nila. So, ikaw, someone who is preparing for your child's education, pwede ka na magtanong, magkano na ba ngayon ang tuition sa university or sa Ateneo, for example. Tapos, it's just a matter of projecting, no? Yung magkano yung magiging effect ng inflation and ano yung estimate na value ng tuition by the time na mag pumasok ng college yung anak nila. Binibiro ko nga misis ko eh. Ang misis ko taga UP eh. Naku, yung anak natin magmamana sa'yo, UP. UP kasi mas mura yung tuition. Oo, mura. Tsaka maraming scholarships sa UP. And since I'm also a UP graduate, isa din yan sa mga tinrabaho ko noon, maghanap na scholarship. And of course, ang scholarship, hindi lang siya base sa financial capabilities ng family. There are scholarships na based sa academic performance mo nung high school. And minsan, yung nakuha kong scholarship nung college, it was a leadership-based scholarship. So, wala akong binabayaran tuition and the qualification na sinabit ko doon was because nung high school, member ako ng newspaper, tapos officer din ako sa CAT. I was also a class president. Alam mo yun, so marami akong leadership roles na kinuha nung high school. And that gave me the qualification to apply for that specific scholarship. So, i-consider nila yan na option, no? But of course, iba pa rin talaga yung maaga pa lang, pinaplano mo na kasi syempre, this is an expected event or an expected expense in the case of you as a parent for your children. So, dapat talaga pinagpaplanuhan siya. Exactly. Pwedeng sumobra ka na kaka-prepare kaysa yung under-prepared ka. Mm-hmm. At saka ang worst case scenario, alam mo Marion, yung pera naman na yan, naka-invest yan eh, di ba? So wala naman naka-label dyan talaga na exclusively for education expense. So ang importante, meron kang tinatabing pera. Ngayon, sabihin na natin, along the way, mayroon ka talagang nagkaroon ka talaga ng very important and urgent na expense na tipong wala kang mapagkunan, then by all means, you can definitely use yung ini-invest mo na pera for that very urgent or important expense, sabihin na natin, no? So at least meron kang nakatago na pera just in case na, I think yun yung hesitation ng mga parents, na ang aga-aga pa niyan, inisip na siya, sayang yung pera nakatabi na for college education. Paano kung may biglang dumating na importanteng gastos? Di, gamitin mo yung tinatabi mo kasi ang other side of the
equation is, what if wala namang mangyaring very urgent or important na expense, di at least pagdating ng college years ng anak mo, nakapagtabi ka na, no? Meron ka nang naitago na pera at hindi mo na siya iisipin masyado. Kasi important, kasi importante, Sir Fitz, ha? Ang importante ay hindi yung brand new TV. Tama. Actually, ano yan eh, nabanggit nga natin, kung mas maaga ka mag-prepare, mas maliit yung kailangan mong i-save and invest for the college education. So, kung meron kang mga, eventually may mga wants or desires ka, like gusto mong bumili ng bagong TV, etc., definitely kaya-kaya mong ipasok sa budget yan. And hindi naman natin sinasabi na wag natin i-enjoy yung buhay natin. Ang sinasabi lang natin is, be sure that you are prepared for the expected expenses in the future. Kasi ito naman sigurado na dadating, di ba? So, dapat handa tayo dyan. And it takes some time to learn how to properly manage your budget. But eventually, tsatsagain mo lang naman yan and you'll see na magkakaroon ka rin ng a portion of your income or a portion of your cash na guiltless, pwede mo siyang gastusin sa mga ganyang klaseng bagay, mga for entertainment, for a little bit of luxuries. Naku, lalo na sa pag may anak tayo, di ba, minsan talagang napapagastos tayo para sa anak natin. Kasi gusto natin sila bilhan ng magagandang damit, di ba? Gusto natin i-provide sa kanila yung mga the best in life kasi syempre we're very proud of our child. So siguro we can extend yung desire natin to give our child the best in life towards yung kanilang future, which is preparing for their college education, di ba? And things like that. Of course. At dahil sa mga gusto pang makaalam or malaman pa or merong mapanghahawakan tungkol dito sa topic na college education, do you need to prepare this early? I think meron tayong may ginawang akda or aklat sina Sir Fitz at Sir Renzi para sa inyo. Tamang-tama at magpapasko na. Oo, ayan. Nasa background ko siya, yung Affordable Legacy. Ito, kunin ko na lang. kung interested sila na matuto kung paano ba mag-plan para sa college education ng anak nila, so they can check out itong book na to, Affordable Legacy, A Filipino Parent's Financial Guide to Giving Their Child the Best Education. So sinulat namin itong dalawa ni Renzi. And yung mga sinabi natin na mga tips kanina, it's all here, kasama yung mga practical tips and exact computations, no? Sabi nga natin, yung college education or yung tuition sa Ateneo, paano mo siya ipoproject in the future para malaman kung magkano yung dapat mong itago. So, nandito yung paano mo ba i-estimate yung inflation, tapos magkano ba exactly yung kailangan mong itabi. Diba? Kasi that's always a question. Okay, gusto ko mag-prepare for my child's college education. How much exactly do I need to invest now? At saan ko dapat siya i-invest? So, those are some of the questions that we answered dito sa libro na to. So, guys, check this out. And of course, this is available sa ating website. They can buy this online. Available din siya sa bookstores, sa Powerbooks at saka sa Fullybook. Pero syempre, wag na tayo lumabas. Order na lang tayo online. Ayan. So they can go to wealtharchy.com and meron dong section ng books. So they can order there. Or of course, they can just email us sa admin@wealtharchy.com and we can give them the link. Unfortunately, we can only ship this in the Philippines. So local lang. For international orders or para sa mga OFWs, we're still trying to find a way to deliver that to them. I think yung distributor namin is talking with Amazon para maging available siya online. But a lot of our OFW friends are actually, di ba, yung spouse nila nasa Pilipinas naman, then they can definitely order this book and have this delivered to their spouse. Tapos, alam mo yun, pag-usapan nilang nila
virtually kung ano yung nakalagay sa libro. And that's actually one of the best ways for them to understand how to plan financially for their child's education. Kasi dinidiscuss nila eh, yung libro, di ba? At kaya nga tinawag na affordable legacy siya kasi affordable ang libro na yan. Yes. Sir Fitz, magkano ang libro na yan? Well, this is 500 pesos plus shipping fee. I don't know kung magkano na ngayon yung shipping fee. I think it's 160 pesos or 190. But yeah, it's only 500 pesos. And of course, this is available through mga local bookstores and also online sa ating website na wealtharchy.com. And I think pag o-order sila ng at least 3, mabibigyan sila ng discount. So mag-email na lang sila, mag-usap sila ng mga kaibigan nila, mga OFWs din, or mga kaibigan nila kung gusto nila mag-order in bulk. And in fact, actually last year, I remember someone na umorder ng apat. Apat na ganito. Kasi binigyan niya lahat ng anak niya. Kasi lahat doon ng anak niya ay may asawa na, mga kakakasal pa lang. So binigyan niya lahat, tigi-tigi sa anak niya nitong libro na to. So that's something that you can also consider, no? So it's a recommended na Christmas gift sa inyo. Especially if you are a parent na merong anak na kakakasal pa lang. Ayan, maganda regalo yan. Or if you're a newlywed and you want to buy a gift for yourselves as a couple na makakatulong sa inyo sa pag-plan financially. Ayan, affordable legacy. Alright. Ayan, mga ka-RT, napaka-affordable ng librong Affordable Legacy. 500 pesos yan lang. So sa mga ka-RT natin, no, na 11-11, 12-12, okay yan, no? Pero for the future of your children or your magiging anak ninyo sa pang-college nila, consider buying Affordable Legacy, written by Sir Fitz and Sir Renzi. Alright, so, ano pa ba? I guess that's it. That's all that we want to discuss today. And salamat, Marion, for opening that topic for us to talk about. So, guys, mga ka-Arky, kung meron kayo natutunan dito sa episode na to, then please give this video a thumbs up and then share it to your friends. And please remember to subscribe to our YouTube channel. And hit the notification bell so you won't miss a thing. Alright. Yeah. So maraming salamat, Marion. And hanggang sa susunod nating video and live stream dito sa ating YouTube channel. Alright. Bye-bye. Bye-bye.